At kaugnay sa ika-apat na impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino at iba pang usapin na makakapanayam natin si Department of Health Undersecretary Janet Garin. Makakapanayam din natin kaugnay sa issue si Attorney J.J. Dicini, Professor sa University of the Philippines College of Law. Magandang umaga po, Undersecretary Garin and Attorney Dicini. Good morning. Yeah, good morning. Undersecretary Garin. So, itong testimony nyo raw sa House Committee, I think yung pinag-usapan, yung budget, may smoking gun daw doon, doon sa mga sinabi nyo na parang may nakatagong pork barrel pa rin kahit nagdesisyon yung Korte Suprema. Ako, hindi ko pa narinig. Parang hindi pa yata binabroadcast itong audio doon sa, na pinapakita doon sa CD. Ano? Naalala nyo ba kung ano yung mga sinabi nyo doon? Well, unang-una, hinihintay ko nga yung tape. When I came to know about this, nagtanong nga ako pero wala pa raw din po. Then just now, I got a purportedly transcript from Attorney Gigi. Yung sinabi kong buhay ang pork barrel, hindi po talaga totoo yun. But there were a lot of patients na nabitin, na lumalapit sa mga congressman because admittedly, before the Supreme Court slash out the pork barrel or the PDAF, ang dami pong kongresista na naglalagay ng pondo sa mga hospital. Unfortunately, yung ibang mga pasyente na to were needing clearance, eh hindi naman lahat lang mako-cover, so nag-iipon ng kanilang counterpart. We had patients for open heart, meron tayong mga pasyente for transplant, meron yung mga nagki-chemo, yung regular na dialysis, at yung mga pag-ooperahan. Yan po ang karamihan na nilalapit nila na ano ba ito, saan namin maililibat yung pasyente, kasi buhay ito. But precise for me to say that yes, there is a medical assistance program of the Department of Health. Can the congressman refer kasi nagtatanong sila? Yes. No, si congressman, si mayor, si kapitan, maski po sino pwedeng mag-refer ng patient. But the hospital will decipher whether magkwa-qualify ba o hindi. Kaya nga po may guidelines tayo na tinatawag. Kasi para po yung PCSO funds, that if you have a patient, hindi naman na, kasi hindi mo naman sasabihin, ay bawal pong magtanong kay congressman. Kasi almost always, when the congressman goes around, marami pong lumalapit at nagtatanong ng government programs. There were a lot of confusions because it was a new program funded by the sin taxes. Kasi kasama po sa batas yan eh. Na part of the sin taxes, ibabalik mo health-wise. And there's a medical assistance program that will be spearheaded by the Department of Health on all government hospitals. So, yun po ang nangyari. Unfortunately, syempre, pagka-andya dyan ang pasyente at ililipat nga sa amin, tinitingnan na naman namin kung magkakwalify or di. Unfortunately, it's being painted now as a program na sinasabing ang pork barrel. But precise for me to say, ando dun po yung mga pasyente na nag-avail. Many patients have availed of the program. Pangit naman pong ipagkait sa kanila. At very clearly, money is going to the patients, to government hospitals, and not to the pocket of anybody. Okay, so linawin lang natin, yung DOH, meron talagang pondo for medical services sa mga indigent patients. Yes, yes. And lawmakers or congressmen have some discretion in deciding where the medical services should go, which patients... No. Hindi na discretion nila. Kasi kung may pasyenteng lumalapit sa kanila, pwede ba daw nilang ma-refer? Well, we tell them yes. So they were asking, saan ba ito meron? So they go to the hospital. Ang sinasabi nila, sino ba ang contact person dun sa hospital? Kasi yung ibang hospital, may social welfare officer. Yung iba naman wala. Paano ba daw nakaka-avail? Kasi nakita nga nila dun sa budget na merong medical assistance program. Okay, so may mga constituents sila na may mga sakit, mga pasyente, lumalapit sa kongresista. That's our traditional way of doing things, di ba? Yes, lalapit sa kongresista, yes. I-refer ng kongresista sa appropriate hospital, yes, public yes. hospital, and na may pondo for medical services. Yes. And they were also asking, paano po dun sa mga lugar na wala namang DOH hospital? Can we have a partnership with LGU hospitals? Kasi nga naman, ba't mo pabibiyahiin ng malayo? So, yun po ang nangyari. So, bottom line is, nagkaroon ng vacuum. Because when the pork barrel was questioned before the Supreme Court, ang hindi po kasi lumabas sa publiko na ang daming pasyente ang natenga. Ang daming for chemo, for dialysis. Because before this was questioned in the Supreme Court, marami po talagang congressman and even governors and mayors using their social fund na naglalagay ng pera sa mga hospital for indigent patients na, pagtega doon ka, iti-charge yan ng hospital. In other words, there are many medical services that were expected to be funded by the
Na-cancela o yung iba naman, promissory note ng promissory note lang muna. So parang nagkakaroon na lang ng mga utang muna doon sa hospital. So other congressmen were asking, paano po yun yung pasyente? Ilang beses siya nag-chemo, ngayon nahiyang pumunta sa hospital kasi ang dami na niyang utang na dapat ibabayaran ng pork barrel. Unfortunately, the pork barrel was cancelled. So ang tanong nila is, pwede ba yung backlog i-shoulder na lang ng Department of Health? So yung po yung masasabi naman namin, eh, hindi naman po pwede. But for their subsequent treatments, as long as they're in a government hospital, in a semi-private room or in a ward, eh pwede naman po silang mag-qualify. Mm-hmm. Pero less ang PhilHealth. So yan ang pinaliwanag nyo doon sa hearing yes, ngayon? Okay. Yes. And well, if that's really what you said, kasi hindi pa natin narinig yung recording, no? May interpretation na, uy, pork barrel din yan. So parang lumalabag doon sa ban o prohibition na idineklara ng Supreme Court. I think it's because Congressman Tinio, in an interview he had with a certain newspaper, parang twisted the facts na this orientation happened a few days ago, which is not true kasi this happened during the previous budget deliberation. Which month ito nangyari? I really can't remember what was shown to me was May 20. Tapos ngayon lang lumalabas. O na wala pong kasi pinag-uusapan doon na impeachment ni President Noy, wala rin pinag-uusapan doon na DAP. It's very natural for all executive offices. Pag may nagtanong sa inyo, oh, you have a new program, can you orient us on that? So it's we orient people because we want more people to avail of these programs. Okay, so regardless of what really transpired there, we don't really know all of the facts. I mean, you're telling us what you remember, pero there's supposedly a recording. Ngayon, kine-question yung legality ng recording na yon, no? Yes. So, kayo, expert kayo dyan, si Attorney J.J. Dicini from UP College of Law. Is this submissible in a court of law, and especially as a basis for impeachment, kung talagang totoo yung sinasabi ni Congressman Tinio na sinabi daw ng mga official ng administration na buhay pa ang pork barrel? Okay, so ang law na nag-apply dito is RA 4200 or ang anti-wiretapping law. At ang sinasabi doon na bawal mag-record, secretly record ng isang private communication unless mag-consent lahat ng parties to the private communication. So ang unang tanong dito is, was this secretly recorded? Since this was, I understand ang sinasabi sa media, executive session daw, clear dun sa statements given in the House hearing for Mr. Licuanan, yes, Dr. Licuanan, that it was an executive session. Hindi clear dito dun sa kay Yusek Garin whether or not it was an executive session. Still, kung ang understanding is that it was not going to be recorded and there was no consent, an opportunity for everyone to know that. Excuse me, para sa mga manonood lang, yung ibig sabihin ng executive session, dahil galing din kayo sa House, no? So, no media, no, ano ba yan? Talagang confidential lahat ng nangyayari doon? Ano bang ibig sabihin ng executive session? Yeah, so it's a confidential session yan ng House or Senate. Walang media na nagko-cover. And yung gini-discuss doon is confidential. At bawal din ang audio recording? So ang interesting yan, no, kung bawal ang audio recording, kasi posible for purposes of documentation nire-record yan ng House and Senate, but yung information is not supposed to be disclosed, since kaya na sila nag-executive session para yung executive department maging ano sila, prangka sila dun sa information na ibibigay nila sa House, at ayaw nilang maging public. For example, kung national security ang pinag-uusapan. Yeah, kasi so dalawa yung issue dito. One is whether or not there was wiretapping. Kasi we presume, pag may mga ganyang ka-importanting meeting, meron talagang audio recording. Diba? Parang, a lot of meetings, even non-important, unimportant meetings, may nakalagay na tape recorder. Everyone can see it. The other issue is whether or not that recording can be divulged to the public. Okay, so yung kung pwedeng gamitin. Under the law, inadmissible ang secret, these kinds of recordings, no? Pag wiretapping, inadmissible for judicial, quasi-judicial, administrative proceedings, and legislative investigations also. Pero hindi kasama doon ng impeachment. Ang position ko kasi is that impeachment is a political process, and therefore kung what is admissible and inadmissible depends on the Senate. So the Senate will determine. In fact, nakita natin yan nung nag-testify si Ombudsman Carpio Morales, where
Yung testimony niya, pwedeng sabihin talaga na inadmissible on so many different levels. Pero tinanggap, this is the her testimony about the accounts of Chief Justice Corona, yung movement ng accounts and her opinion on how much money was in the accounts. Questionable yung admissibility ng evidence yun, but the Senate admitted that evidence. They allowed the testimony to be given. So in this particular case, pwedeng sabihin na since ang impeachment proceeding ay political proceeding, pwedeng it's up to the Senate to determine kung i-admit nila yung evidence o hindi. Ah, okay. So kahit illegally recorded ito, this is not considered a court of law. Kasi nakalista doon yung sa law kung ano yung hindi pwede gamitin. Hindi pwede gamitin sa judicial proceedings, quasi-judicial, administrative, legislative investigations. Hindi kasama doon yung impeachment. At least yun yung sa aking opinion. No? Okay, I recall a similar debate about yung Hello Garcia tapes, no? Yes. Ni dating Pangulong Arroyo. At that time, ano yung tingin nyo? Was that... kasi obviously, hindi niya alam na nire-record siya. And yes. That was a more obvious case of wiretapping. Yes. Di ba? Yes. Pero ano yung legality nun? So in other words, ang sinasabi nyo, kahit illegally recorded yon, pwede pa rin gamitin sa isang impeachment process yon. Yes, in fact, mas interesting yung case ng Hello Garcia kasi walang umaamin eh. So no one is walang umaamin na siya yung nasa recording. Kahit yung Pangulo? Oh yes, in fact, yung sorry na siya. Even her sorry statement, she did not say that those recordings were her. So ang problem dun actually was, I think admissible yon unless somebody came forward and said, that is my voice and I will assert the privilege under RA 4200 or anti-wiretapping law. Eh kung wala namang haharap, then arguably, hindi siya covered ng RA 4200, so admissible siya. So I think yun yung parang catch-22 dun sa sitwasyon ng Hello Garcia tapes. But kung kahit may humarap, tingin ko, it's still up to the Senate. Pwedeng sabihin ng Senate in an impeachment proceeding whether i-admit nila yung evidence o hindi. Okay, a more general case, no? Mga CCTV videos ngayon, ha? Yes. They're so prevalent, no? That's correct. Lahat ng tindahan halos ngayon, may mga CCTV videos and they're being used as evidence for burglaries, thefts, robberies, all sorts of crimes. So, wala naman pahintulot yung kinukunan doon. So, ano yun? Legal ba yun? Illegal? Pag ginamit yun sa korte? Okay, so, ang unang tanong is, ang nire-record ba niya ay private communication? Kasi ang kinukover lang ng anti-wiretapping law are private communications. Karamihan kasi nang lumalabas sa CCTV are not really communications between people. Pero events na nakikita na nakakapture ng CCTV. Okay. So pwede natin sabihin na hindi siya covered ng anti-wiretapping law. In some instances naman, ini-inform ka ng pagpasok mo sa isang lugar na may CCTV na monitored by CCTV yung lugar na yon. So in a sense, may nagbigay ka ng consent mo pagpasok mo dun sa public place na yon na nire-record yung events. No? Hindi naman yung communication. Although madaming CCTV cameras ngayon na may microphone rin. So technically, pwede so, na ma-capture yung audio, pwede rin gamitin yon as evidence against the suspect. So depende kasi kung gagamitin mo yung audio recording na parang yung context ng secrecy, no? Whether it was secretly recorded. Pwede nilang sabihin kasi na may sign kami, nakasulat, malinaw, na may CCTV dito sa establishment na to. So parang we-nave mo na yung right to privacy mo. Okay. Very clear. Maraming salamat po, Attorney J.J. Decini, Professor sa University of the Philippines College of Law.